Welcome everyone to our discussion on the evolution of the contemporary world. Today, we'll explore how technological advancement have shaped our lives, the pros and cons of these changes, and the valuable lesson we can learn from them. Let's dive into our first scene. Anak, kali nga kayo dito, tulungan niyo ako. O mga anak, tinatawag kayo ng tatay niyo, lapitan niyo doon. Ano ba yan? Kanina pa ako tawag ng tawag doon sa likod, tapos kaya nandito lang pala kayo, naglalaro lang ng ML. Halos yun na lang sa'yo ng pinag-aatubag nyo. Kami ng nanay yung nag-aasikaso dito sa bahay, tapos yun ang inaasikaso ninyo. Ano ba yan? Magbigay naman kayo ng respeto ng may-ari ng bahay. Huwag puro kayo cellphone. Ano lang si Harry sa'yo? Ba't galit na galit ka? Wala. Han! No, no. Ano nangyari sa ama nyo? Ba't galit yun? Pasensya na po mo, hindi po namin napansin yung iniutos ni tatay. Nag-ML po kasi kami kaya... Nagilan mo yung kakaselton mo? Hindi po. Pati rin ako dahil hindi ko rin napansin na tumatawag pala si Papa. Kaya siya, punta niyo yung tatay niyo dala at tumingin kayo ng paumanhin. Hindi po, ma. Sige po. Ano? Ba't kayo nandito? Dapat nandun lang kayo sa loob. Nagsiselfone lang. Pasensya na, tay. Pasensya na po, tay. Pasensya na rin po, tay. Alam nyo, mga anak, maraming na nagbago sa panahon ngayon. Ay, tulad ng ano po? Tulad na lang ng pagsusulat ko ng liham. Kasi dati kasi, ang tangilibangan lang namin is pagsusulat ng liham. Pag nakikipag-usap ako sa mga tanay niyo dati, mga kabataan ba namin, yun. Tsaka, sa ngayon kasi parang basta papadali na yung pag-uusap natin, lalo na sa inyo. Mas mabilis na pag-contact. Kaso nga lang, mas tutok kasi kayo sa mobile games ninyo eh. Kaya hindi, kaya minsan hindi ko kayo nakokontak. Tulungan mo nga naman. Tulungan na pag-tanay. Ano bang pinag-uusapan niyo? Oh, tungkol lang naman sa mga teknolohiya at pagbabago dito sa ating mga medyo. Magsikain muna tayo. Magdasal muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po at kami pinagtitipon sa pagkainan nito. Sana'y gabayan niyo po kami at bigyan niyo po ng blessing ang aming pagkain. Yan lamang po. In Jesus' name, amen. Amen. Espiritu Santo. Kwento ko muna sa inyo mga anak yung mga nangyayari noong kabataan namin. Wala pang cellphone o mga teknolohiyang nauusap pa dati na ngayon na inyong pinaglilibangan. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon?
panahon ng kamusmusan. Sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mga pawis na pawis na mga dalawa. Hindi na kayo ba kumain, ha? Opo, Nay. Sige, ka. Puso sa punong mangga at ang inalay kong bumamela. Magkahawak kamay sa dalay. Ah, ganun pala yun, Tay. Paano po yung pagkuha nyo ng balita? Paano nyo po nalaman yung mga nangyayari sa ating araw? Halimbawa na lang. Isang halimbawa niyan is yung pagkuha namin ng mga newspaper ng mga dyaryo. Pati kasi nung panahon, mas paborito ng tatay kong pagbabasa ng dyaryo. Grabe na talaga ngayong panahon. Ang dami na talagang nauuso. Marami na rin namamatay. Ngayon napapansin ko. Doon sa kumukuha ng mga impormasyon patungkol dito sa nangyayari sa ating bansa, lalo na sa ating ekonomiya. Oo nga, nung dating panahon, Jeryo, ang kinukuhaan namin ng information para malaman namin kung ano bang nalalaman sa mundo noon. Nakakatuwa naman, Nay, na ganun pala yung ginagamit nyo para makakuha ng information noon. Oo nga, no, hindi katulad nung ano, nung dati na yun, Jeryo, nga ang ginagamit. Hindi katulad ngayon na marami na tayong makakuha ng information sa internet. Hindi lahat ng kumbaga may fake news ngayon sa online. Hindi natin alam kung totoo ba yun. Hindi katulad na nasa newspaper, alam natin ang totoo. Talaga walang fake news. Hey, Tay, paano ka nakapunta sa iba't ibang lugar kung wala pa mga modern sasakyan noon tulad ng kotse at mga motor? Noong kasing kabataan ko, nung nakatira po ako sa buko, ang tanging transportasyon lang namin ng tatay ko tapos nanay ko is yung ano lang, kalabaw. Minsan kapag magpupunta kami ng bayan, sasakay kami ng jeep. Minsan nga mag-aantay pa kami ng ilang oras para makasakay lang kasi bibihira lang dati yung dumaraan dun sa bukid namin. Kaya yun. Ah, ganun pala yun, Tay. Maganda pala yung mga sinasakyan nila. Walang ano, walang mga polluted na ano. Oo, talagang iwas ang pulusyon talaga sa sasakyan namin dati. Okay. Pero mas mapabilis na, napabilis na kasi ngayon. Mas moderno na ang ano, sasakyan natin ngayon. Diba? Ito na lang mga ginagamit. Kaso nga, masama din sa ano, sa ating kapaligiran. Pati tayo lahat, topic na ito. Kaya ngayon, iwasan nyo lang paggamit ng technology talaga. Hindi naman tayo sigurado kung tao para magkuha natin ng information sa online. Okay. Lalo na yung paglalaro nyo ng games. Nawawala kayo sa focus, lalo na sa gawaing bahay. Dapat talaga, mas mabuti talaga iwasan nyo muna yung paglalaro ninyo. Ha? Kahit paminsan-minsan lang, ayos lang naman yun. Opo tayo. In our first scene, we see a father upset with his children for constantly using their cell phones instead of helping with household chores. This highlights our first lesson. Technological dependence. Modern technology can sometimes create barriers between us and our responsibilities. It's important to balance screen time with real-life interaction and duties. Appreciating the past. While today's digital age offers instant information, we should also value the reliability and depth that traditional media like newspapers provide. Evolution of transportation. Advances in transportation have made travel more convenient and faster. Recognizing these improvements help us appreciate how far we've come.
naman ang ginagawa natin. Sana pagdating ng panahon, magkaroon ng mga makinarya para hindi na tayo masyadong mahirapan sa pagtatrabaho ng ganito. Kung magkakaroon ng makinarya, mawawala na tayo ng trabaho. Hindi naman. Sana hindi naman magkaroon. Kung ganun. Sige na muna. Pupunta naman ako doon. Sige, Don Julio. Sige. Oh, kamusta ang trabaho? Ayos na po doon, nakakapagod siya. Oh, sige, tawagin mo muna sila at makapagmerienda na kayo. Sige doon. Hoy, magmerienda na daw! Dahil sa pagsisikap ni Don Julio, unti-unti niyang nakamit ang yaman na kanyang pinapangarap. Dahil dito, naisipan ni Don Julio na pagbutiin pa ang kanyang negosyo. Isa sa kanyang mga plano ay bumili ng makinarya para mapabilis ang pag-aani at pagtatanim sa kanyang mga bukirin. Inisip niyang ito ay makakatulong upang mapalago pa ang kanyang production at kita. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang intensyon, hindi niya inaasahan ang magiging epekto nito sa kanyang mga magsasaka. Ang dating mga trabahong ginagawa ng mga magsasaka ay unti-unting nawala dahil sa mga makinarya. Naging mabilis at epesyente nga ang produksyon, subalit marami sa kanyang mga manggagawa ang nawala ng kabuhayan. Wala na akong pera. Ang dami ko pa namang babayaran sa katapusan. Oo nga, kami nga wala na kaming makain sa susunod na araw. Oo nga, kami nga din. Kasi yung mga anak ko, wala na lang itong baon sa pang-araw-araw nila. Kaya, busalin yung nakita lang madit namin. Sana makita natin si Don para maitanong natin kung makakapag-ani pa tayo. Wala na tayong pag-asa kayo doon kasi dumating na yung mga makinarin yung ginagamit. Susubukan pa rin natin magtanong. Ayun na pala si Don. Magandang araw po Don. Meron po ba kayong papagawa sa amin? Pasensya na kayo ha. Wala na kasi may mga bagong makinarya na ako. Hindi na tulad nung dati. In our second scene, we observe the impact of new farming technologies on traditional farmers, leading to job losses and financial struggles. The impact of employment, technological advancement can displace jobs, but they also create new opportunities. Adapting and continuously learning new skills is very crucial in this ever-changing world. Balancing progress and traditions. It's essential to find a balance between embracing new technologies and preserving beneficial traditional practices. Both have their unique advantages. Finally, we consider the broader implication of these changes on our world. Family values and responsibilities. Despite the allure of modern gadgets, maintaining some family values and fulfilling household duties are vital for a harmonious family life. Financial stability and adaptation. Planning for financial stability or being adaptable in the face of technological changes are key to overcome economic challenges. Educational transformation. The shift from traditional books to digital media has made learning more accessible and diverse. However, the value of traditional educational materials remains significant. Community and social interaction. While digital communication connects us globally, maintaining real-world community is essential for our social well-being. Sustainable development. As we embrace in new technologies, we must also focus on sustainable practices to protect our environment and ensure a better future. I hope you learned from our video as we navigate about these three topics. Evolution of the contemporary world, all about the contemporary world, advantages and disadvantages of contemporary world. That's all and thank you for watching.